Now I'll walk you through a lesson where you can identify the different domains. Kasi ang tanong ng teacher, I have been training yung mga teachers nyo, ang tanong nila ay, Ma'am, isa-isa bang ituturo ang domains? Nag-uumpisa ba muna kami sa oral language? Pag natapos oral language, saka magpo-phonological awareness and so on. Yun, may mga ganong tanong sa field. That's why I'm going to show one lesson plan. Isang banghay-aralin sa pagtuturo ng panimulang pagbasa. Nag-uumpisa lang to sa pamamaraan. Wala na yung objectives and so on. Okay. Okay, bago magbasa ng kwento, anong ginagawa ng teacher? Pag-alis ng balakid or paghawan ng balakid, pagganyak, at hindi pala pagganyak na tanong, pangganyak na tanong, motive question. Okay, mga bata, ang mamang ito ay nagtatrabaho sa palengke. Anong ginagawa niya? Ma'am, siya po ang kumakatay ng baboy. Tapos minsan po, siya pa rin ang nagtatadtad ng karne. Ang tawag sa kanya ay matadero. Sabihin nga mga bata, and you post the name matadero. Anong domain yon? Oral language and vocabulary development. So notice na nauna na yung vocabulary. Ipakita tong boteng may nakasulat na lason. Mga bata, kapag nakita mo ang boteng may ganitong drawing, iinumin mo ba ang laman? Bakit? Okay. Yun. Kapag nakakain ka ng ulam na may lason, ano ang maaaring mangyari sa'yo? Maaaring magkasakit. Okay. Nakita ng pusa ang piniritong isda sa pagkainan. Walang takip ang isda. Tinangay ito ng pusa. Galit na galit si nanay kasi pang-ulam namin to. Mga bata, kapag tinangay ang isang bagay, ito ba ay kinain? Ito ba ay kinuha? Ito ba ay inamoy? Okay, maaring kinuha. Okay. Pag ganyan. Mga bata, may tatawagin ako para sabihin ang pangalan ng kanilang kapatid. Kim Chu, sabihin niya ang pangalan ng kapatid mo. Nora Honor. Ah, si Nora Honor pala sa kasi Kim magkapatid. O ikaw naman, Lloyd, sabihin ang pangalan ng kapatid mo. Piolo. Okay, bawa, tumawag na tayo. Mga bata, anong mga ugali nyo ang magkakatulad? O Angel, anong ugali mo at ng kapatid mo ang magkatulad? Mapagmahal. Pareho silang mapagmahal. O Piolo, kayo naman, anong ugali mo at ng kapatid mo ang magkapareho? Mabait. O pareho silang mabait. Ano namang ugali niyo ang magkakaiba, Casey? Mabait ako. Siya? Masipag siya. Ayun, magkaiba ang ugali nila. Notice what we are doing. We are activating the children's schema, which is part now of comprehension. Teka. Then, pagkatapos ng pagganyak ay ang pangganyak na tanong, which is related to the motivation. Mga bata, sa ating kwento, alamin natin. Basahin nga ang unang tanong. Ayan, pareho na yan. Dapat O. Oh, sino, sino. Ano, anong ugali nila ang magkapareho? Ano, ano namang ugali nila ang magkaiba. So, you are developing predicting. Okay. Oh, ito ang kwento natin ngayon. Sino ang makakaturo ng pamagat?
And you call somebody, ituturo. Sino ang makakabasa ng pamagat? Basahin nga natin. And you will go home with this book. Diba? Compliment sa Basa Pilipinas. Ilan ba, Miss Rose, ang iuwi nila? Okay. Ang kwentong ito ay sinulat ni Rene Villanueva. Andito yung pangalan niya. At ang mga larawan sa kwentong ito ay iginuhit ni Renato Gamos. Sabihin nga sa akin, ano-ano ang nasa larawan? Bea, ano-ano ang nasa larawan? Mga aso po. Okay, magkapareho ba ang kulay ng aso? Hindi po. Ang isa ay kulay puti. Ang isa ay kulay? Ang translation ng brown chocolate. Malayo, di ba? O brown na lang. Okay. Handa nang makinig? Yes. Yes, tama. Meron pang dalawang bibe. Galing talaga ni Lloyd. Okay. O, tingnan ko nga kung paano ang posisyon habang nakikinig sa kwento. Magkapatid sina Tik-Tak-Tok at Pik-Pak-Boom. Pero, magkaiba ang ugali nila. Kaya, madalas, nag-aaway sila. Ganon din ba kayo, mga bata? Yun. Galit na galit si Pik-Pak-Boom kay Tik-Tak-Tok. Maraming kalaro si Tik-Tak-Tok. Marami namang kagalit si Pik-Pak-Boom. Sino dyan si Tik-Tak-Tok? Yung brown. Sino-sino ang mga kalaro niya? Pusa, may kalabaw. Okay. Si Pik-Pak-Boom, may kalaro ba? May langgam daw, pero mukhang galit pa rin siya. Marunong bumilang si Tik-Tak-Tok. Isa, dalawa, tatlo. Ang sagot naman ni Pik-Pak-Boom, ang tatay mong kalbo. Tama ba yon, mga bata? So notice that you interact as you read. Malusog si Tik-Tak-Tok. Dahil mahilig sa gatas, gulay at itlog. Pero sakitin si Pik-Pak-Boom kasi mahilig sa soft drinks, tsokolate at candy. Kagaya ba kayo ni Tik-Tak-Tok o ni Pik-Pak-Boom? Siya daw si Lloyd daw kagaya ni Pik-Pak-Boom. Wala daw kasing gatas sa bahay. Okay. Yun. Tumutulong si Tik-Tak-Tok sa kanilang tatay at nanay. Pero si Pik-Pak-Boom ay laging naglalaro sa lansangan. So sino ang gusto mo, ang mas gusto mo sa magkapatid? Si Tik-Tak-Tok or si Pik-Pak-Boom? Si Tik-Tak. And notice, what are you developing, my dear teachers? Listening comprehension. Isang araw, may napulot na karne si Tik-Tak-Tok. Tingnan mo to, sabi niya kay Pik-Pak-Boom. Kinuha ni Pik-Pak-Boom ang karne at tinikman. Ang sarap, ang sabi ni Pik-Pak-Boom. Ano kayang gagawin ni Pik-Pak-Boom sa karne? Tingnan natin. Mabilis na tumakbo si Pik-Pak-Boom at tinangay ang kapirasong karne. Pahingi naman ang sigaw ni Tik-Tak-Tok. Bigyan mo ako kahit konti. Sumagot si Pik-Pak-Boom,
kainin mo ang paa mo. At tumawa ng tumawa habang mabilis na tumatakbo. Sa palagay niyo mga bata, bibigyan kaya ni Pikpak Boom si Tik-Tak-Tok? Tama ba yun? At naghabulan ang dalawa. Nakapagtago agad si Pikpak Boom. Hingal na hingal naman si Tik-Tak-Tok. Nang hindi makita ang kapatid, naupo na lamang si Tik-Tak-Tok. Habang nagpapahinga si Tik-Tak-Tok, may dumating na isang matadero. May nakita ka bang magnanakaw na may daladalang karne? Ang tanong sa kanya ng matadero. Wala ho, sagot ni Tik-Tak-Tok. Ninakaw pala ang karne sa palengke, naisip ni Tik-Tak-Tok. Masamang kainin yon, dahil bulok na at may lason pa sa daga, sabi ng matadero. O mga bata, ano kayong mangyayari kay Pikpak Boom? Tingnan natin. Tumakbo agad si Tik-Tak-Tok at sumigaw ng sumigaw. Pikpak Boom! Pikpak Boom! Huwag mong kainin ang karne. May lason pala yun. Okay. Hindi pa kaya nakakain yung karne? Nang makita nila sa isang sulok si Pikpak Boom, ay umiiyak to. Aray ko po! Ang sakit ng tiyan ko! Sabi ni Pikpak Boom. Pinahiga agad ng matadero si Pikpak Boom. Diniinan niya ito sa tiyan hanggang sa magsuka ng magsuka. Pagkatapos, kumuha ng tubig si Tik-Tak-Tok at pinainom ang kapatid niya. Saka pa lamang nawala ang sakit ng tiyan nito. O sa palagay niyo, gagaling na si Pikpak Boom. Magmula noon, ay nagbago na si Pikpak Boom. Hindi na sila nag-aaway ng kanyang kapatid. Hindi na rin niya ito nilalamangan. Naging magkaibigan na sila. Wow! Kahit hindi kayo 7-year-old children, medyo interested pa kayo sa kwento. Kaya. Pero sinasabi ko sa teachers, may dalawang dangerous questions. Huwag na huwag niyong itatanong, mga bata, gusto niyong makinig sa kwento? Eh kung ayaw ang sagot niya, eh nasa lesson plan mo na. At huwag niyo rin itatanong, nagustuhan ba niyo ang kwento? Okay, don't invite answers that you don't want to hear. So huwag ka nang magtanong, di ba? Okay. Sige, take note, sabihin sa teachers, may dalawang tanong na maaaring hindi tanong. Pagkatapos magbasa ng kwento, third quarter tong lesson plan doon sa Refined Teacher's Guide for Grade 2. Maaaring merong small group activities kapag na-train niya na ang bata na mag-work in cooperative groups or maaaring pumunta kaagad sa talakayan. O maaari namang talakayan kaagad tapos merong individual activities. Since third quarter na to, pupwede nang magkaroon ng cooperative activities. May limang gawain. Ang gawain ng isang pangkat, ang magkapatid. Ang pangalawa, babala. Pangatlo, mula ngayon. Pang-apat, parangal. At panglima, ang mabuting kapatid na pupwede ng springboard for edukasyon sa pagpapakatao. Okay, mga bata, ano-ano ang pagkakatulad ni na Pikpak Boom at Tik-Tak-Tok? Ano-ano ang pagkakaiba? Meron ako dito mga word cards. Ididikit nyo doon sa banda kay Tik-Tak-Tok o kay Pikpak Boom o sa gitna. Iba yung semantic web. Okay. So, ang mga nakalagay, ang mga ididikit nila, malusog. Sino yon? Kanino yun ididikit? Kay Tik-Tak-Tok or kay Pikpak Boom? Tamad? Palaaway?
madamot, mapagbigay, masipag, mahilig sa karne, oh, pareho. So, nasa gitna iyon. Okay, so ito ang isang gawain. Ipapaliwanag muna ng guro sa lahat ng bata bago sila i-deploy sa iba't ibang bahagi ng kwart ng silid-aralan para sa small group activities. Notice what you are developing in this particular activity. They are comparing and contrasting, which is a comprehension skill. Gawain pangalawa, babala. Sabi ng matadero, may lason daw ang karne. Ano ang isusulat mo dito sa babala para hindi na makain ang karne? Punan ang mga patlang. Ang nasa patlang, ang karneng ito ay may? Kapag nakita, ibigay sa kaaway. Okay, so notice composing na yon. Pero dalawa lang na words ang isusulat ng bata. But they are composing, di ba? Pangatlong gawain, mula ngayon, nagbago na si Pikpakboom. Ano kaya ang sinabi niya kay Tiktaktok? Isa sa dula ng isang pangkat. Anong nade-develop na domain? Oral language. Pang-apat, parangal. Dahil sa kanyang magandang ugali, si Tiktaktok ay binigyan ng parangal. Ipagpatuloy ang nakasulat sa parangal. Okay, ang nasa parangal ay, ang parangal na ito ay para kay? Dahil? Mabait siya sa kapatid, or and so on. Mapagmahal. Okay, ang panglimang gawain, ang mabuting kapatid. Ano-ano ang mga katangian ng mabuting kapatid? Isulat sa chart. Composing yon na maaari ng springboard sa lesson sa edukasyon sa pagpapakatao. Okay. So, pagkatapos ipaliwanag ng guro ang limang gawain, sasabihin niya na, ang unang gawain, ibibigay ko sa pangkat na to. Ang pangalawang gawain sa pangkat na to. So, ipapaliwanag niya muna lahat para nakikinig ang lahat sa mga gagawin. And notice na ang pagpili mo kung sino ang gagawa based on the children's interest and multiple intelligences. Yung mga batang madrama sa buhay, o di padramatize mo. Yung magaling sumulat, pasulatin mo. Okay, so yon. Ang unang pangkat ay para sa pangkat patlang. Sila ay sa bandang patlang gagawa. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gumawa. Tingnan ang pisara. Kapag katabi na ni Tiktaktok si Pikpakboom, ibig sabihin bawat grupo ay babalik na sa dating upuan. So ang timer related din sa story. And the teacher, ayun, unti-unting pinagtatabi or pinaglalapit si Tiktaktok at si Pikpakboom. Yan. Bawat grupo may leader. Ang leader ng bawat grupo ay si Napatlang at Patlang. Ang pen leader ay si Patlang. Ang chart leader ay sa Patlang. In other words, kung 7 yung bata sa grupo, lahat sila leader. Leader sa Crayola, leader sa Pentel Pen, leader sa chart, and so on. Masaya ang bata kahit anong leader, basta leader sila. Di ba? At talagang conscious sila. Ang pinaka main leader, siya yung nagsasabing, ito ang gagawin natin. Ano kaya ang English? Paano sasabihin sa Tagalog to? O ikaw magkukulay, ikaw mag-iisip ng isusulat. Palagi kaming nag-o-observe sa laboratory school, kasama ko ang mga student teachers. Sabi sa akin ng isang bata, Teacher Feli, alin ang mas mahirap gawin? Ang mag-isip o ang magkulay?
Sabi ko, bakit? Pinapapili ako ng leader kung mag-iisip ako ng isusulat o magkukulay. Okay, alin bang mas mahirap, mag-isip o magkulay? Okay. Pagkatapos nila, magkakaroon na ng talakayan. And at certain parts during the talakayan, ipipresent yung ginawa ng bata. So, hindi yan ipipresent na sunod-sunod. Naka-embed yan sa discussion. Listening comprehension. Mga bata, ilan ang magkapatid sa kwento? Sino-sino sila? Ano-anong ugali nila ang magkapareho? Ano-ano naman ang magkaiba? Pangkatwan, ipakita ang inyong ginawang paghahambing sa magkapatid. So pupunta na ang pangkatwan, babasahin yung ginawa nilang semantic web. Then tuloy na naman, sino sa magkapatid ang mas gusto nyo? Ay, wala nang sumasagot. Bakit? Ano ang napulot ni TikTok? Anong ginawa ni Pikpakboom sa karne? Ano ang ipinamalas na ugali ni Pikpakboom? So notice the types of questions. May noting details, mayroong inferential, and so on. Ano kaya ang naramdaman ni TikTok nang itakbo ni Pikpakboom ang karne? So interpreting feelings, di ba? Ganon din ba ang mararamdaman nyo? So, integration. Kung kayo, anong mararamdaman nyo? Mga bata, sino ang dumating? Ano ang sabi ng matadero? Ano ang naramdaman ni TikTok nang malamang may lason ang karne? Again, they are inferring or interpreting feelings. Kung kayo, ano ang mararamdaman nyo? Okay. Ano kaya ang gagawin nyo para hindi na makain ni Pikpakboom ang karne? Pangkatu, ipakita ang ginawa nyong babala. So pangkatu na ang pupunta sa harap. Ano ang ginawa ni TikTok? Ano naman ang ginawa ng matadero? Ano ang naramdaman ni Pikpakboom nang gumaling siya? Ano kaya ang ipinangako niya? Pangka-three, ipakita, ay hindi liham, pinalitan ko. Ipakita ang inyong dula-dulaan. Okay. Dahil sa mabuting ginawa ni TikTok, maaari kaya siyang bigyan ng parangal? Pangka-four, basahin ang inyong ginawa. Bilang kapatid, ano-ano ang magandang katangian na ipinakita ni TikTok? Maaari rin kayang mangyari sa ibang magkapatid ang nangyari kay TikTok at Pikpakboom. Maaari rin kayang mangyari sa inyo. Okay. Ito'y pangalawang araw, no? Unang araw hanggang sa pagbasa ng kwento, pangalawang araw pangkatanggawain at talakayan. Ito na ang pangatlong araw. Pag-aaral ng wikang panggramatika or wika or gramatika, grammar awareness, at ang topic or paksa ay mga salitang magkasalungat. O basahin nga ang unang pangungusap. Everybody? Number two. Number three. Number four. Number five. Okay, kita nyo, the story was used as a springboard for introducing a grammar lesson. Okay. Pagtuturo o pagmomodelo. So paglalahad ang unang part ng lesson, ng explicit instruction. Then pagtuturo at pagmomodelo. Mga bata, sa unang pangungusap, ano ang katangian ni TikTok? Anong katangian niya?
ano naman ang katangian ni Pikpak Boom? Okay, sa number two, and so on. At habang nagtatanong ang teacher, isinusulat niya sa pisara ang ibinibigay na sagot ng mga bata. So, si Tiktaktok malusog, si Pikpak Boom sakitin. Mabait, salbahe, masipag, tamad, mapagbigay, maramot, palakaibigan, palaaway. Okay. Mga bata, anong napapansin niyo sa bawat pares ng salita? Sila ay magkasalungat ang kahulugan. Okay. Okay, pangkatang pagsasana, ibig sabihin buong klase. Okay, sabihin nga ang kasalungat ng masaya. Mataba. Mahaba. Malaki. Matigas. Ay, madilim. Matigas. Mahirap. Pwedeng mayaman o pwedeng madali. Okay. Pagkatang pagsasanay pa rin. Maglaro tayo. Hahatiin ko kayo sa apat na pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng mga word cards. Pagtapatin ang word cards na may nakasulat na salitang magkasalungat. Okay, halimbawa, anong itatapat nyo sa salitang mataba? Tama. Okay, or mag-contest naman tayo. May ipapakita akong mga larawan. Pakinggan ang aking pangungusap. Paunahan sa pag-ulit ng pangungusap na ang gamit ay kasalungat na salita. Okay, bago ang medyas ni Ana. Mayaman si Don Henry. Mataba si Don. Maliwanag ang silid. Maputi si Len. Okay. And meron ng individual na pagsasanay. Worksheet na to or sheet work ng bawat bata. May ipababasa akong mga salita, pagdugtungin ng linya, ang magkasalungat ang kahulugan. Okay. Laro. May mga bagay ako dito sa kahon. Kumuha ng isa at ilarawan ito. Palitan ang salitang naglalarawan ng kasalungat nito. Halimbawa, nabunot ng bata lapis. Ang lapis ay mahaba. Anong kasalungat? Okay. Okay, that ends pang ilang araw na yon? Pangatlong araw, no? Grammar. Pang-apat, panimulang pagbasa. At ang domains ay alphabet knowledge, handwriting, and word recognition. Sa marungko, ang titik K ay pang-sampung titik. Napag-aralan na ng mga bata yung siyam na titik na yon, kaya pag naggawa ng mga salita, kasali na yung mga salitang nakuha na sa katitik K. Mga bata, tingnan nyo, nasa palengke ang matadero. Kahit na tagakatay lang siya ng karne, dito pati nagtitinda pa rin siya. Mga bata, ano ang umpisang titik ng salitang karne? Okay. So, phonological awareness. Sabihin din natin ang pangalan ng bawat larawan. Tingnan nyo, may cortina, kuneho, kutsilyo, keso, kawali, cake, at kandado. Lahat sila nag-uumpisa sa K. What are you developing? Vocabulary development. Okay, pagtuturo, pagkilala ng pangalan ng titik. Ano ang umpisang titik ng bawat pangalan? At pagbibigay ng tunog. Ano ang tunog ng titik K? At pagsulat ng malaki at maliit na titik K. So you have handwriting. And word recognition. Mga bata, basahin natin ang mga salita na binubuo ng K at ng iba pang titik na napag-aralan na. So you have kama, keso, kubo, kuko, and so on. At
means dahil third quarter na, ewan ko kung kaya pang gawayan ng grade 2 teachers na iba ang gagawin ng slow group, ng average group, at ng fast group. Yun. Merong activity per group. Okay? At ang oral work ng average group, pagbasa ng lupon ng mga salita, which is already, ano nang ano yon? Are you still with me? Ano nang domain? Fluency. And ang fast group, magbabasa ng kwento to develop fluency and reading comprehension. Okay, basahin nga natin ang butiki sa kisame. Everybody? Okay, at may sasagot ang mga tanong to develop reading comprehension. Okay, so nakita nyo na ang flow in 1 week. Maraming domains ang nade-develop at hindi yon nakasequence according to the list. No? May tanong? May tanong?